Samahan nyo kami pumunta sa airport. Ay sus, hulaan nyo nga kung saan ang gala ng VFAM. Last time nung pakita ko sa inyo na nag-i-empake nga kami, ito pala yung hand carry namin. At ayan ha, konti na lang inilagay kong gatas dito para hindi mo confiscate. May binili pala ako mga travel organizers at ganyan niya yung tsura niya. Ang ganda diba tignan kapag nakaayos na, yun lang, iba-iba yung kulay. Tig isang set lang kasi binili ko na black and isang set nitong flesh. For the link, i-check nyo na lang sa yellow basket ko. Ang ganda nito guys, aesthetic yarn. For 6 days pala yung vacation namin and dalawang malaking maleta yung dala namin at isang maliit. So ganyan, yan yung bit-bit namin, tas tig isang backpack kami ni Daddy B. Bumili nga din kami ng mga neck pillow. Flex ko din pala itong mga Disney princess na nabili ko. Ang ganda! Pagkatapos ko nga mag-impake, nakakatuwa, may na-receive akong package from Moose Gear. Sobrang cute oh, ang dami nilang pinadalang clothes for little Donya. May mga shirts and matchy, tas may skirt din. Dahil dyan, ayan, isa-isahin natin, ipapakita ko sa inyo. O sige nga, taas kamay din dyan sa mga mahihilig sa Moose Gear clothes. Favorite ko pala tong purple, ang cute. May kasya ba dyan sa akin, Moose Gear? Char! Anyways, yon, sobrang thank you sa Moose Gear. Ang cute ng mga clothes. Kayo, anong favorite nyo dito? The next day, maaga pala kaming umalis, papunta sa airport. Sobrang excited pala ako sa trip na to. Aside sa siguro, magiging favorite place namin tong pupuntahan namin dahil pare-parehong first time namin to. Bibisita din pala ako sa country na to kasi we got invited sa isang sikat na hotel. Nung nasa park and fly na kami, umiyak si Sophie. Tinulungan kasi kami isaka yung baggage. Eh, gusto niya sa tabi lang daw niya yung bag niya. Anyways, ayan, kasama din pala namin si Lolly sa trip na to. Alam niyo, nakakatuwa si Lolly kasama mag-travel. Napaka-light lang niya kasama. Kumain kaming konti yung binaon sa amin ni Ate Jessa. Pero ayan, gutom na gutom ang mommy niyo. Nagre-request din pala ako ng picture with little Donya. Kaso, ay, Diyos mio. Better luck next time, Mommy B. Hindi mawawala syempre yung mga activities natin. Syempre, sandamakmak na stickers yung binili ko para sa kanya. Ang kulit pala, nagpapapicture si Sophie dito. Ay, sus! Maya-maya, boarding na nga din. And for this flight, sa Philippine Airlines kami sasakay. Usually kasi Cebu Pacific kami. Pero nung nagbubuk kasi kami nitong trip na to, mas mura sa PAL. Si Daddy B, pinagbababay pala si Sophie. Akala tuloy niya sa akin magbababay. Magdidikit dapat ng sticker si Sophie pagkakita ko napakadumi ng table. Kaya ayan, todo punas ako kasi syempre pinagkainan ng ibang tao. Pero in fairness, yung leg room niya, parang mas maluwag siya compared sa Cebu Pacific. Kayo ba napansin nyo, mas maluwag ba talaga yung upuan ng PAL kaysa sa Cebu Pacific. Tapos, ito pala yung laman dito sa upuan, yung mga guide, kung ano yung mga gagawin in case of emergency. Tapos, ayan, may air sickness bag kapag kayo nasusuka. Hindi pala namin kasama si Ate Manilyn ngayon. Gusto man namin siya isama, syempre, yung budget restrictions, nandyan na yan. Sabi ko nga sa kanya, sa Disney on Ice na lang this December, nagbook na kasi kami, guys, kung sino man yung mga pupunta dyan, see you there. Sa likod pala ng seat ni Sophie, nandyan si Lolly. Hindi pa pala yan lumilipad, guys, ha? So, naka-steady pa lang yung airplane niyan at nagbo-boarding pa. Kaya, ayan o, nakakatalon-talon pa nga ang little Donya ninyo. Ay, just me, yun, talikot. Nung sinabi na ng pilot na mag-fasten na ng seatbelt, ayan naman at masunurin naman ang little Donya nyo. Tinuruan ko din pala siya kung paano ikabit. Hindi pa pala siya nagnanap niyan, kaya yan nakatulog na nga. Maya-maya dumating na din pala yung food. Sobrang sulit din pala nang nabook namin na flight. Kasi, ayan o, may kasama na siyang food. 2 hours lang yung flight, ha. So, anyways, ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung food na binigay nila. May dalawang options pork or chicken. So, syempre, pinili natin yung chicken. Hindi din kasi ako madalas kumain ng pork. At alam nyo, ewan ko kung gutom lang ako, pero ang sarap ng chicken nila, I swear. Tas sobrang lambot. So, ayan, in-enjoy ko talaga ng bonggam-bongga yung pagkain. Lalo na tulog yung little Donya ninyo. So, ayan, may pa-water din sila. At grabe, ang sarap ng tubig dito, char. So, refreshing, char. For dessert, they have the dried pineapple and ang sarap niya. Hindi ako mahilig sa pineapple pero masarap siya, in fairness. 2 hours and 15 minutes pala yung biyahe namin papunta dito. And can you guess nasan kami? Oh, yun lang for now. Lab, lab!